Bago pa man makapasok sa bansa ang banta ng COVID-19 virus na una nang isinulong ng provincial government ng Zamboanga del Sur ang kahalagahan ng edukasyon para sa mga mag-aaral doon. Pero dahil sa pandemya na kinakaharap ngayon ng bansa, dagdag pasakit pa sa mga estudyante ang hirap na dinaranas sa kakulangan ng mga learning materials katulad na lamang ng mga gadgets, wifi, module at iba pang pangunahing pangangailangan sa pag-aaral ngayong umiiral pa ang mga community quarantine at hindi pagpayag sa face-to-face classes. Pero sa kabila ng kakulangan ng mga ito at problema na kinakaharap ng bansa, nanindigan ang provincial government ng Zamboanga del Sur sa tulong na din ni First District Representative ng Zamboanga del Sur, Congresswoman Divina Grace Yu, na mamamahagi sila ng gadgets at planong magpalagay ng mga wifi sa lugar para magamit ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Before COVID, yun na yung ano natin, malaking program natin yung sa education, kasi alam natin ang education talaga yun yung magpaahon sa kahirapan eh. Kasi kahit mawala na sa inyo lahat, pag nakapag-aral ka, nasa iyo na yan. Kaya mo nang tumayo sa sarili mo. So, but with the COVID pandemic, nagbigay ng additional na problema sa mga estudyante, no? Number one, module na lang. Number two, kailangan ng wifi. So, ang pinaka big project talaga ng provincial government is lagyan ng mga internet connection buong barangay, 681 barangays of Zamboanga del Sur, para hindi mahirapan yung mga kabataan. Number one yan, yung wifi. Number two, para naman dun sa hindi online classes like high school and elementary, ano naman sila eh, module naman sila. So ang ginagawa naman ng provincial government is to provide funding para sa pag-print ng mga modules. And sa office of, in my office, congressman's office, tulong din tayo magbigay ng mga computer set and printer and tablet and cell phones doon sa mga additional sa mga schools, dahil alam natin hirap din yung mga schools. Kabilang sa programa nila ang temang I Love You USB, kung saan target na mabigyan ang mga kabataan na aabot sa mahigit na 20,000 estudyante na mabibigyan ng USB. Ginagawaan niya ng mambabatas at provincial government ang mga ito upang magkaroon ng gana at ma-inspired ang mga kabataan na mag-aral. So as much as possible talagang tinutulungan natin yung mga kabataan, kasi alam namin pag nakikita ng mga bata na may support yung government, ma-inspire din sila ba na mag-aral in spite dun sa pandemic, sa mga problema, magpursige din sila na mag-aral. Samantala, sa kaugnay na balita, suportado din ng mambabatas ang isinusulong ngayon ng Department of Education na gawing 2 linggo ang dating 2 buwan na summer break sa elementarya at high school. Ito'y upang makumpleto anila ng mga mag-aaral ang kanilang mga school requirement. Para sa UTV News, ako si Henry V. Nicolas, sumasaludo sa bawat Pilipino.